If unsure, discard. Yan ang sikat na kasabihan sa nursing. Naging motto na rin ito ni Abby sa buhay, na sa edad na 24, no boyfriend since birth pa rin. Magdadalawang taon na siyang nagsisilbi sa isang ospital sa Quezon City. Sa ngayon, wala raw oras si Abby sa ibang bagay bukod sa trabaho. Ang routine kasi namin sa ER, ayun, first endorsement ng patients. Tapos, ayun, check namin yun, isa-isa yung patients kung ano yung itsura nila nung pagka-receive namin. We make sure sa ER na stable si patient bago siya iakyat sa ward. Bukod sa physical na pagod, kailangan din ni Abby na panatiling matibay ang kanyang emosyon. Ang work ko po kasi ay nasa emergency room po ako, so we cater to critical, non-critical patients. Medyo mahirap na biglang kala mo okay yung mga patients mo, tapos biglang all of a sudden bigla sila mag-critical. Dapat lagi kang handa. So I guess meron ka dapat emotional readiness when facing patients. Malalim ang hugot ni Abby kung bakit ganito katindi ang dedikasyon niya sa trabaho. Strikto ang kanyang mga magulang, kaya naman mula elementarya hanggang kolehiyo, tutok si Nurse Abby sa pag-aaral. Naging aktibo rin siya sa iba't ibang school organizations, kaya't hindi talaga nagkaroon ng time na lumove life. Na-overwhelmed na rin ako sa studies ko. I don't consider myself talaga intelligent eh. So I wanna work hard to pass. Siguro po mas prioritize ko kasi talaga before yung education ko. Kasi for me, medyo mahirap mag-balance. Bukod sa pagiging nurse, pinaglalaanan din ni Abby ng oras ang kanyang interes sa pag-arte. Kapag walang duty, umi-extra muna siya. Meron talaga akong passion for arts, at least singing. Tapos I like acting on stage. Na-expose na ako sa parang theaters nung high school. So ngayon, ina-explore ko po yung mga freelance sa side pag may extra time ako. Hindi pa rin daw handang pumasok sa relasyon si Abby kahit marami-raming umaaligid. Bukod daw kasi sa napakarami niyang pinagkakaabalahan, wala pa rin siyang nakikilalang seryoso. Sa pamilya kasi namin, sobrang famous po ng saying na pag nagkatrabaho ka, marami maghahabol sa'yo, ganyan. Tapos, may naghahabol naman. Pero ako naman yung may problema kasi marami akong ginagawa. Sa ngayon ay masayang-masaya si Abby sa kanyang desisyon na unahing paunlarin ang sarili bago makipagrelasyon. I kind of like my independence. I like my freedom din. And I want to meet someone na who wouldn't restrict me with the things I'm doing. Kasi nga, may responsibilities ako with my family kasi panganay. Tapos, I'm working din. Ayoko rin kasi magkaroon ng person na parang depending on me. Hindi naman daw dapat minamadali ang pag-ibig. Darating ito kung darating. Pero habang wala pa, sarili muna natin ang asikasuhin. Grabe ang ingay dito. Ang daming mga sinabi ng mga kasama ko. Pero pag-uusapan pa natin ang hot topic na yan, ha. Kasama natin ngayon si Anton Reyes, Behavioral and Relationship Coach. Good morning sa'yo, Anton. Good morning. Good morning. Narinig lang kami. Makikinig lang kami. Sakto. Yes lang kami dito. Narinig naman natin yung storya ni Abby. Tatanong ko sa'yo, sa iyong pag-aaral, posible ba talagang ipagsabay ang professional life and ang love life? Is it possible for somebody with lofty goals? Ito, mabilidad. Maraming ambition si Abby. Well, that's a good question. Kasi, yun nga, madaming tao na may ambition talaga. And hindi naman masama to focus on your career. But it doesn't mean na kapag nagpo-focus ka sa career mo, you have to sacrifice yung area ng relationship. Mm-mm. Kasi pwede naman na while you're focusing on your career, you can actually build yung mga character traits, skills that are needed sa relationship. For example, commitment, discipline, being financially stable, emotionally stable, security. Lahat yon pwede mong gawin while working and it carries over to relationships. Ayun, ang naririnig ko sa'yo, hindi siya mutually exclusive. Yes. Kumbaga, pwede pang ma-feed nung isang
area ng buhay mo, yung isa, di ba? Pero parang yung kay Abby, naging choice niya kasi merong nananaig talaga na grabe ang requirements, halimbawa ng nursing. Mm-hmm. Paano kung ganun ang nangyayari, yung dinidikta talaga ng iyong profesyon, nabigyan mo siya ng paglaanan mo ng talagang maraming oras? Yeah, may mga profesyon talaga na kailangan pagbuhusan mo talaga ng oras, yung pag-aaral mo doon, and yung responsibilities that come with it. Mm-hmm. Pero, yun nga, it's up to the person na as you do that, hindi ka lang dapat trabaho. Uh-huh. You have to find some sort of balance, not only sa relationships, but yung personal growth mo. Mm-hmm. Kasi as long as you're growing while working, uh-huh, then you're improving also as a person, and it makes you better when it comes to the time na you choose na to enter a relationship. Ang ganda niyan, yung personal growth. Kasi kayo rin ang makakaalam, mga kapatid, kung ano yung needs nyo. Kasi kasi parte din yan ng pangangailangan ng tao, yung social needs. Yes. Baka talagang feeling lonely na kayo at hindi ninyo, dinedeny ninyo dahil sinasabi nyo nga, career. Kailangan din pakikinggan din ninyo kung ano yung sinasabi ng sinasaloob nyo. Yeah, diba? And people have to be honest. Kailangan honest tayo sa sarili natin. Hmm. Kasi baka sinasabi mo, career lang. Pero yung totoo, takot ka pala sa relasyon. Ayun. Doon na tayo kapunta. Itong sinasabi niyong takot, Anton, yeah, no? Yung, kasi meron din yung kinalaman sa kinalakihan mo, eh, di ba? Sometimes, sinasabi nga nila, hindi man sa traumatic, pero hindi nawawala sa utak mo or naririnig mo yung boses ng mga kamag-anak mo, di ba? Oy, career muna, wala mo ng panahon sa mga lalalalaki. O, paano yung ganyan? And so, syempre, nakaka-apekto yung mga expectations ng family, relatives. Mm-mm. And yung society naman ngayon kasi is more accepting ng mga, kunwari medyo tumatanda ka na, wala ka pang relasyon. Mm-hmm. Dati kasi talagang ano yun eh, parang ilang taon ka na, 20 plus ka na, wala ka pa ring boyfriend, wala kang girlfriend, wala ka pang asawa. Ngayon, yung society is more accepting. So, yung mga, kaya makikita mo maraming mga young adults, teenagers going to young adults na ang kanilang yung priorities nila, yung una talaga nila, yung work. But again, yun nga, it has to be a choice na coming from you. In fact, yung sinasabi nyo, yung mas accepting ang mga tao. May talaga nag-i-improve na tayo doon, pero gawin din yan ng mga Pilipino. Alam mo yung mga tita dyan, di ba? Bakit wala ka pang asawa? Tanong ko nga si Justin, nakaka-pressure ba yan sa isang tao kapag lagi kang tinatanong? Kaka-pressure talaga. Hindi. Talk about it para alam din namin. Yung para, yung mga ibang mga na, ano naman, talagang nanunood, nagbabasin, at meron din namang malasakit sa inyo. Should we be asking questions na gano'n? Sagot ko lang sa mga ganyan is, in God's perfect time. Yes. Career muna, parang ganyan, di ba? Oo, so, ito nga so sa ating mga, yung mga nagmamahal sa mga taong, single pa rin, isipin nyo rin na kung minsan, mahirap din kapag nandun yung pressure. Mm-mm. So, siguro ang magagawa natin is, bigyan lang sila ng sarili ng oras na isipin kung kailan na nga ba yung tamang panahon. Oo. Para yes. Pili ko mami checks, parang ano, may balance yan of pressure, di ba? Minsan may good pressure. Pero baka naman sobra na yung pressure. Oh, may dadagdag ka, Jess. Hindi, tama si Justin. Tama. Ang galing ni Justin! Ang galing! Ay, nako! Maraming salamat sa inyo, sa inyong dalawa for being so honest. And syempre kay Anton Reyes, ang ating behavioral and relationship coach. Sana meron kayo napulot na ilang mga tips. At yun lang, mga mami, mga tita, pabayan natin din silang mag-desisyon para sa sarili nila and support lang tayo. Gusto na kasama talaga yung tita sa ano eh, sa maalala. Oo naman. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.